Hi guys, so it's me, Amer, back again with another video. So for today's video is para sa aming show for a cause, and then pinapapili kami ng isang recipient sa charity namin, at yung napili ko ay si Baby Kai. Oo, anak siya ng friend ko na si Lauris, and yes, may sakit siya sa puso, kaya yun, siya yung napili kong tutulungan, kasi yung mapapanalunan po namin is mapupunta sa sa charity, at yung napili ko po is si Baby Kai po. And then nag-message lang ako sa kanya online kasi nasa Manila pa po sila sa ospital, and then hindi ako makapunta dun, kaya pinasend ko lang siya ng video about sa story ni Baby Kai, kaya tingnan niyo to. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lauris, yung nanay ni Kai po. Kung naaalala nyo po, si Kai po, siya po yung baby po na naligtas nung nagkasunog po sa PGH. Nung pagkapanganak ko po kay Kai, akala ko po okay lang siya. Kasi kung titignan nyo po siya, sobrang healthy niya po talaga. Kaso nga lang, nung 4th day of life niya po, doon po nalaman na may sakit siya sa puso. Kasi namalayan po na parang nangingitim siya, yung mga labi niya po, yung kamay niya po, yung paa niya, nangingitim po. Kaya nirefer talaga kami kaagad sa ibang ospital, at tinodiay ko siya doon. Kaya doon nalaman na may sakit siya sa puso, which is the congenital heart disease, the transposition of the great arteries po. Kaya in-advise kami ng doktor na lumuwas kaagad dito sa Manila kasi para maoperahan po siya. Kasi daw yun lang po yung paraan para makasurvive daw si baby. Kaya nag-decide talaga kami kaagad po na pumunta dito kahit wala pa kaming pera, kahit kulang pa talaga kami sa pera, pumunta kami kaagad dito. At laking tulong po namin sa Air Force po, dahil tinulungan po nila kami para sa pagpunta dito. Sila po kasi yung nag-sponsor po sa sinakyan namin po papunta dito. Tsaka nung pagdating po talaga namin dito sa Manila, pumunta kaagad kami diretso sa hospital po, sa National Children's Hospital po, para mag-perform po sila ng balloon septostomy kay baby po. Tapos ng April 27 po is yung open heart surgery niya po dun sa Philippine General Hospital po. Noon, sobrang kaba po namin kasi di namin alam kung anong mangyayari during the surgery, kasi mataas-taas din yung oras, mga 7 hours po siyang inoperahan nandun sa operating room po. Kami po, naghintay lang po kami sa room, tapos pray lang po talaga kami na sana maging okay yung operation niya po, na successful lang po talaga. At after nun po, pinatawag kami ng doktor, at salamat sa Diyos, okay naman po, naging successful naman po yung surgery niya. Kaso nga lang, yan yung sabi ng mga doktor po, na sana daw walang mga complications. Pero after 2 days po, nagka-complication po si baby, nagka-pneumonia po siya. Kaya yun yung dahilan kung bakit matagalan kami sa ospital. Until nung nagkasunog po, na nilipat kami kaagad sa National Children's Hospital po kasi intubated pa si baby noon, nakatubo pa po siya. Pagdating po namin dun sa National Children's Hospital po is nandun po muna kami sa isolation area kasi wala pa po yung swab, hindi pa po lumabas yung swab result ni baby po, kaya dun po muna kami. After that, paglabas na po ng result ni baby is dinala na po siya sa ICU po. Doon po siya, ako nasa room lang po, hindi ko po siya nakikita. After a week po noon is tinanggalan na po siya ng tubo. Ang saya-saya po namin nung time na yon, akala namin yun na po yun, okay na po. Kaso nga lang, after 1 week din po na i-jabate siya ulit kasi na sa tingin nila, hindi pa talaga kaya ni baby. Kasi dahil sa problema niya po, kaya noon nag-decide din po sila na i-tracheostomy din po si baby. Kasi parang lumalala kasi yung problema niya po, yung infection niya po.
Kasi yung right lung niya po is nag-collapse, hindi na po nagpa-function po. Kaya, dinecide po sila na i-tracheostomy na lang po si baby. Kaya nun po, after tracheostomy ni baby po, malaki po talagang improvement niya. Malaking sobrang salamat talaga sa mga doktor dahil ginawa talaga nila lahat para makasurvive po yung si baby, para matulungan po nila si baby. So far po, nag-cooperate naman po si baby. Kaya ngayon, after 3 weeks po, since nag-tracheostomy na po si baby, nakalabas na po kami sa hospital. At nandito pa rin po kami sa Manila po, kasi hindi pa po kami pwedeng umuwi kasi nandito pa po yung tracheostomy niya, hindi pa po natanggal. Pagkaya na po daw, nag-observe po sila 1 to 2 weeks, if kaya na daw po niya na wala po yun, is tatanggalin na daw po nila yun, tsaka makaka-uwi na daw po kami soon, sana po soon makauwi na po kami kasi nami-miss na talaga namin sa bahay, yung mga tao doon. Kaya malaking pasalamat po talaga namin sa mga taong tumulong sa amin, na hindi kami pinabayaan, sa mga taong tumulong financially at na mga nag-pray po para kay baby po. Tsaka sa din, nagpapasalamat din ako kay Emerloid po, kasi kami po yung napili niya po na tulungan po si baby po, ang napili niya na tulungan. Malaking pasalamat talaga namin kasi need po talaga namin ng pera ngayon for check-up ni baby, para pa rin sa maintenance na gamot niya po. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat at God bless po. So, ayan na po yung story ni Baby Kai, and I hope supportahan niyo ako kasi deserve naman ni Baby Kai yung tulong. Kaya hopefully ako yung mapili para po makatulong tayo kay Baby Kai, kasi nasa Manila pa po sila and then kailangan talaga nila ng financial assistance. Kaya hopefully supportahan niyo ako sa aking charity.